Hi, Brownie here. With these three respected personnel sa oil and gas. I have with me si Sec Koji, Sir Sherwin, and si Sir Julius. Si Sir Sherwin tsaka si Sir Julius dito, mga ROB operator. Yung nasa likod ko. DPO! Pinaka-trabaho niyo on board? Pinaka-trabaho, sir, is to maintain the position of the vessel sa desired position na project. Ano yung training nito, mga to? Ang training, sir, para mag-DPO is basic at advanced DP course wherein yung Nautical Institute ang nagbigay ng guidelines para ma-attain mo yung DP certificate depending kung anong klaseng barko ka na-assign. Machine di bang ino-operate nito? Machine din ng barko? Yes, sir. Yung ino-operate namin is yung Cluster. DP system mismo. Kasi binibigyan ko kayo lang ng idea yung mga iba-ibang posisyon na magtataka kayo kung bakit binabayaran sila ng malaking pera. Sir, paano ba yung ROV? Ano ba yung ginagawa ng mga operator natin sa ROV? Well, meron kasi mga first of all, meron mga different classes ng ROV. Meron work class, merong observation class. So, kami, generally, kami dalawa na yung ang experience namin is work class ROV. Parang kapag sinabing work class, merong manipulator, okay? Usually, merong 5 functions, merong 7 function manipulator, yun yung mga robotic arm. And then, at the same time, mas malaki siya, so mas malaki yung payload, mas mabilis, mas malalim ang maximum seawater depth na pwede mo puntahan. Compared sa mga observation class ng mga ROVs na mga maliit lang. Cameras lang yung ginagamit. Bigyan mo ako ng picture ng... Okay, i-picture mo lang sa kwento mo. Ano ba yung ROV? Gano'n ba kalaki ito? Ano ba yung ginagawa nito ng ROV nito? Usually, siguro less than 2 meters lang naman. Mga 3 meters ang length. Mga 1.5 meters yung 1.5 or taas niya. Wide, o mataas niya. Depending sa kung work class talaga siya. So, mas malaki the more work class siya kasi mas marami kang pwede ikabit ng mga sensors. Ito ba yung may fiber optic pa? Kailangan dito na training nyo? Lahat naman yun kasi natututunan on the job. Okay. Pagdating sa fiber optics. Ngayon, yung mga modern systems, ang communication is through fiber optics and ang power, of course, is copper pa rin. So, dati kasi, yung mga lumang systems, kasi ang ROV is connected to the surface with tinatawag ng umbilical or tether. So, yung mga lumang systems, bukod sa copper for the power transmission, meron pang fibers. And then, meron pa yung mga tinatawag na coax na cables, meron pa yung mga quad na cables. Ngayon kasi, yung mga modern systems, wala nang ganun. Lahat ng communication between the surface, ng control van, ng control system on surface, going to the ROV, is all fiber optics na. And then, of course, syempre, yung power is still through copper. No. Gaano katagal mo na ginagawa ito? Since 2014, so more than almost 10 years na. Sir, kayo! Itong dalawa nito, tatayo-tayimig to. Ako, ganong katagal na? Ako, I started 2006. I think Julius started a year before me. Mga sa ganun din, 2006. Tama, mga 2006. Malaking tool. Pagdating kasi sa ROV, to be honest, hindi ko rin alam kung paano
Hindi ko rin alam paano kami napunta sa aeroport. Kasi hindi kami maritime graduate. Ako, electrical engineer ako. Hi. By trade, ito si Jules, is ECE. So ako, nagtrabaho ako, first job ko sa power station, power generator. Okay. And then, nag-hire ang... pwede mo magpapit ako? Oh. Anyway, ang stipend son sa dati ng mga Filipinos, parang mas matatawag natin mass hiring. And then, on-the-job training yun. So, dinala kami sa Singapore, nag-workshop kami. Tapos, pag nakita nila na ready na for offshore, pinapadala kami one by one. And then, of course, hindi naman kasi pare-parehas ng ability yung mga tao. And then, at the same time, hindi pare-parehas ng prior experience. So, merong mas mabilis kumikap pagdating sa technical training na to. O, technical part ng ROV. Kasi, kami, operations, and at the same time, maintenance kami ng ROV. Ang ROV, ROV crew, very small. Usually, minsan tatlo lang. Pag dalawang ROV sa isang vessel. Mekaniko pa kayo? Iba, mechanical. Kanya-kanya may trade. So, technical, electronics, and then mga mechanics din. Ano ba ang trade? Oo. Para makapag... Segment ako. Bahay lang ba yung DPO? Pag-operate? Pagka alam mo naman yung system, madali lang siya. Kailangan mo lang talaga itong basic na at the same time, syempre, experience. Kasi iba't ibang klase ng operation, iba't ibang klase ng... let's say, maneuver dahil hindi naman lahat ng klase ng DP na barko pare-pareho. Yung system pare-pareho, pero yung operation sa kaiba kasi meron. Like for example, sa akin, diving, may ROV, at the same time, meron dito ang pipelining, investigation. So, pag yung job is, yung basic function ng DP system. Kumbaga sa inyo, in-establish yung sa inyong barko, di ba? Tapos sila naman yung bahala sa ilalim. Yes, so, so kumbaga ang labas nun is utusan nila kami. Actually, hindi namin sila inutusan, nakikiusap. Pwede po ba? Siguro nyo ng kalahating metro dito, towards 270, hindi namin sila inutusan. Pagdating kasi sa offshore, kailangan communication talaga, proper communication, and then regardless kung ano yung nationality, kailangan may respect.